Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa inyong lahat, Sir Pipi. Si Lenny po muli ito at narito na po yung karugtong ng aking kwento tungkol sa naging karanasan namin ng pamilya po. Nangyari nga po at nagumpisa ang nakakatakot naming karanasan nang may mag-asawang umupa sa amin noon. At nung nakakaramdam na nga ako ng kakaiba, ay naging mapagmatsyag na ako. At nang minsan nga mag-usyoso kami ng kaibigan ko, sa silid na inuupahan nila, ay nagulat talaga ako. Nang malamang, nakasilip na rin pala dun sa butas na ginawa ko yung babae. Kaya nagtaka ako kung paano niya na-diskubre yung butas na iyon. Naisip ko rin na napakalakas ng pakiramdam at pandinig nito. At hindi pa doon nagtapos ang lahat ng kakaiba at nakakatakot na pangyayari sa buhay namin na dulot ng mag-asawa na yon. Isang gabi, habang abala kong gumagawa ng mga takdang araling ko, ay nakaamoy ako ng masansang na amoy. At napatunayan kong tama yung kaibigan ko sa mga sinasabi niya sa akin patungkol sa mga aswang. At nung natutulog na kami, ay narinig kong muli yung nakakakilabot na tinig na yon. Nakakatakot yung tunog na yon dahil para bang dumaraan iyon sa matinding paghihirap. Nung mga oras na iyon, gustuhin ko mang sumilip muli dun sa butas na ginawa ko, ay pinigilan ko ang aking sarili. Natakot kasi ako na baka maulit-uli yung nangyari na kung saan ay nakasilip na rin doon yung babae. Hindi talaga ako pinatulog nung kakaibang ingay na iyon. Kaya tiniis ko na lang at nagtalukbong ako ng kumot. Tinakpan ko na lang rin yung aking tenga. Pero makaraan ng ilan pang sandali, ay nagulat talaga ako nang bigla na lang parang may humablot sa kumot ko. Napabalikwas ako at agad na napatingin sa direksyon kung saan iyon hinila. Pero wala naman akong nakita. Grabing kaba ang naramdaman ko dahil doon. Naisip ko kasi na malaki ang posibilidad na nasa loob na iyon ng aming silid. Kaya halos mangatog na ako sa takot. Paulit-ulit akong umusal ng mga maikling panalangin. Hiniling ko na sana ay mawala na iyon at lubayan na ako. At dahan-dahan ang humupa yung aking takot. Pero naging malaking palaisipan hindi lang sa akin, kundi sa aking mga magulang yung aming natuklasan ng sumunod na araw. Dahil natagpuan na lang naming patay na yung babae sa loob ng kanilang silid at wakwak ang tiyan nito. Palatandaan na sa apilitang kinuha ang sanggol nito mula sa kanyang sinapupunan. At ang isa pang bagay na nagpasindak sa aming mga nakakita sa bangkay ay ang tungkol sa itsura ng babae, na dahil doon ay nakumbinsi kami na isa nga itong aswang. Pero bakit ito pinatay at kinuha ng persaan ng kanyang sanggol?
bakit wala na rin ang kanyang asawa at iniwan siya. Nang dumating ang mga otoridad noong araw ding iyon, ay walang maibigay na karagdagang impormasyon ang mga magulang ko. Maliban sa ipinakilala nilang pangalan at sketch ng mukha ng asawang lalaki. Ito ang naging pangunahing sospek sa krimen. Dinala yung bangkay ng babae sa morgue at natahimik na muli yung bahay namin. Naging aral naman iyon para sa aking mga magulang, lalong-lalo na kay nanay. Kung kaya sa tuwing may bagong uupa sa amin, ay inaalam na niya talaga yung kanilang mga pagkakakilanlan. Inihingan na niya sila ng mga ID. Hanggang dito na lang po Sir PB, at marami pong salamat. Magandang gabi po sa iyo Sir PB, at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay tungkol sa isang pamilya na naging kapitbahay namin noon sa probinsya. Hindi po sila lehitimong mga taga ron sa amin. Natatandaan kong napadpad lang sila doon nang mamatay yung kapitbahay namin at nagpa siya ang mga anak nitong manirahan na sa Maynila. Bali itong mag-anak na ito ang tumira doon sa bahay nila at nag-asikaso ng kanilang maliit na sinasaka. Ang isang bagay noon nakapansin-pansin sa pamilya na ito ay yung matinding pag-iwas nila sa mga tao. Niminsan ay wala kaming nakausap sa mag-anak na ito. Sa tuwing susubukan kasi naming makipag-usap sa kanila ay kusa naman silang umiiwas, na mapapansin mo talagang ayaw nilang makipagkwentuhan. Makita ka pa lang nila na papalapit ay nagmamadali nang pumapasok ang mga ito sa kanilang pamamahay. O di kaya naman ay lalayo at magpapanggap na kunwari ay abalang-abala. At mula nang dumating sila sa lugar namin, nag-umpisa na ring makaranas ng mga nakakatakot na pangyayari ang aming mga kababaryo, kabilang na ang tatay ko. Nagsimula nang kumalat yung mga kwento at balibalita tungkol sa malalaking hayop na gumagala tuwing gabi. Kung minsan ang nakikita nila ay napakalaking baboy, kung minsan naman ay malalaking aso. Na nung huli nga, kahit kami ng kapatid ko ay pinadaanan din ng mga aswang na ito. May isang pagkakataon kasi noon na habang naglalakad kami pauwi ng kapatid ko ay bigla na lang umuga ng pagkalakas-lakas yung isang puno ng nyog na aming nadaanan na nasa may gilid ng daan. Nagsisimula na noong kumalat yung dilim, kaya nga nagmamadali na rin kami noong magkapatid. At dahil sa lakas ng pagkakauga ng puno ng nyog, kung kaya hindi namin naiwasan ng kapatid ko na hindi mapatingin sa nasabing puno. Hanggang sa bigla na lang nahulog ng magkasunod ang dalawang buwig ng mga bunga noon. Kaya napatakbo kaming dalawa. Pagbagsak ng mga nyog sa lupa ay nagtaka kami, dahil nakarinig kami ng tunog ng mga baboy kasabay noon. Ngunit wala naman kaming nakita mga baboy, kundi tanging mga nyog na gumugulong lang. Sa takot na aking magkapatid ay walang lingon-lingon naming tinakbo ng mabilis yung daan pauwi sa amin. At makaraan lamang ang ilang gabi matapos mangyari iyon ay nagtaka kami kung bakit tila mayroong kasiyahan sa kabilang bahay sa 10 oras ng gabi. Kaya napabangon talaga kami pagkat
napakaingay nila. Naririnig namin na parang mayroon silang mga tinataga at abalang-abala na naghahanda. Tila ba may okasyon na nagaganap? Yun nga lang, ay bakit naman sa kalagitnaan ng gabi nila yon, edi naraos? At di nagtagal, ay umalingasaw na ang masansang na amoy. Nang inaasahan naming malangap ay mabangong aroma ng mga niluluto tulad sa isang karaniwang handaan. Pero napakabaho noon. Nahalos bumaliktad pa nga ang aming mga sikmura dahil sa nakakasulaso na amoy na yon. At ang nakapangingilabot pa ay yung tila mga mababangis na hayop na aming naririnig na mabubuo talaga sa iyong isipan na nanginginain na ang mga ito. At hindi lang minsan nangyari iyon, kundi malimit naming maobserban iyon sa aming kapitbahay. Hanggang sa kumalat na ang balita dun sa buong bayan ukol sa mga aswang na gumagala umano sa iba't ibang baryo. Kasabay na rin noon ang pagkawala ng ilang mga tao. Malakas ang hinala namin na maaaring yung mga nawawalang tao ay yun na yung pinagsasaluan nung mag-anak na yon tuwing hating gabi, kung kaya nagluluto sila. Ang problema nga lang ay hindi namin iyon mapatunayan dahil ayaw din naman kasing makialam at makisawsaw ng mga magulang ko sa mga ganong problema. Kaya minabuti na lang namin na iwasan na lang din yung aming kapitbahay. May isang pagkakataon pa nga noon na habang masaya silang nagkakainan ay lumabas talaga ako para pagmasdan yung kanilang bahay. At nagulat talaga ako sa aking nakita. At agad din akong napapasok ng aming bahay dahil nasa bubungan ang isa sa kanila na parang asong lobo na nakatuwad doon. At nang mapansin ako ay agad na napatingin sa akin. Pero nang mas umigting pa yung nangyayaring hindi maganda sa maraming baryo ay nagsimula na ring mapuno ng galit ang mga tao. At tumindi na rin ang kanilang hinala na yung mga naninirahan sa kalapit naming bahay ang siyang gumagawa ng mga masasamang bagay na yon. Nagalit ng mga tao, lalong-lalo na yung may mga kapamilyang nawawala, at nagdesisyon sila na salakayin yung mag-ana. Pero bago pa nila maisagawa yung pag-atake na iyon ay umalis na ang mga ito. Natunugan nila marahil yung binabalak ng mga tao laban sa kanila. At mula nang mawala sila sa lugar namin ay natigil na rin yung mga pagpapakita ng mga aswang. Ganon din yung pagkawala ng mga tao. Bumalik na sa normal ang lahat at naging payapa na. Walang makapagsabi kung saan talaga lumipat ang mga ito. Pero sabi nung iba ay bumalik na raw sa kanilang pinagmulang probinsya. Ang iba naman ay sinasabing lumipat sa ibang lugar at doon naman nagkakalat ng lagim. Sabi pa nila, palipat-lipat lang daw yung mag-anak. At yan po Sir PB yung naging karanasan namin noon sa probinsya nung doon pa po ako nakatira. Ako po si Nathan, at may nais po akong ibahaging kwento sa inyo. Tungkol po ito sa naging karanasan ko nang umuwi po ako sa probinsya ng mama ko. College po ako nung mga panahon ngayon, at bakasyon po namin sa paaralan. Malimit naman po kami noong nagbabakasyon nung bata pa ako, kasama po
ang mga magulang ko. Kaya medyo nakaka-excite nang maisipan kong magbakasyong mag-isa. Nag-iisang anak lang po ako at nung mga panahong iyon ay ulila na po ako sa ama. Kaya kung ano ang hilingin at maibigan ko ay pinagbibigyan naman ako ni mama. Di ko rin alam kung bakit naisipan kong umuwi kanila mama noon. Siguro dahil na rin na-miss ko yung lugar nila at yung mga kamag-anak namin doon. At gusto ko rin may makilala sa barko. Yun nga lang, bigo ako. Kasi napakamahihain ko noon. Ewan ko ba, malakas ang loob ko kapag wala pa. Pero kapag nandyan na, natotorpe na talaga ako. Kaya itinuon ko na lang ang aking sarili sa mga maaari kong gawin pagdating dun sa bahay nila Lola. At bago ko pa pala makalimutan, may isa pa akong dahilan kung bakit umuwi doon sa probinsya nila mama. Yun ay ang maranasan ang mga naririnig kong kwento tungkol sa mga aswang. Gusto kong malaman kung totoo nga ba talaga ang mga iyon. Marami kasi silang ikinukwento tungkol sa mga aswang doon sa kanila. Lalong-lalo na nga ang mga kapatid ni mama sa tuwing nagpapamaynila sila at sa amin nakikituloy. Nang dumating na ang barko sa pier ay medyo nagtaka pa ako kung bakit napaaga yata. Dati-rati kasi parang ang tagal-tagal ng biyahe. Samantalang noong mga oras na iyon, madaling araw pa lang, eh nasa pier na ako ng probinsya nila mama. Nang nasa jeep na ako at bumabiyahe, ay talagang natuwa ako. Dahil walang nagbago pagdating sa kapaligiran. Maliban na lang sa mga bahay na nakatayo sa gilid ng daan. Dati-rati kasi ay bibihira ang sementado na ang karamihan pa nga ay kubo lang ang mga bahay. Pero nung pag-uwi ko, karamihan ang nasa gilid ng kalsada ay mga sementado na at magaganda. Yun nga lang, ang daan ay walang ipinagbago. Hindi pa rin sementado at lubak-lubak pa rin. Pagbaba ko mula sa jeep na pagkahaba-haba ay nagsindi na muna ako ng sigarilyo. Parang bigla akong napaisip kung tutuloy pa ba ako o maghihintay na lang ako na sumigat muna ang araw. Dahil napakadilim at malayo pa ang lalakarin papunta kanila Lola. Parang gusto ko nang isuko noon yung isang dahilan ng pagpunta ko doon na alamin kung totoo ba ang mga aswang. Nakaramdam kasi agad ako ng takot nang makita ko yung aking lalakaran na nagpapang-abot yung mga sanga at dahon ng mga punong magkakatapat na nasa gilid pareho ng daan. Tapos ang lamig pa na wala gaanong bahay. Doon kasi kanila mama ay kilometro talagang agwat ng mga bahay. Nang mauubos ko na yung sigarilyo ay nagpasya na akong lumakad. Naisip kong bahala na. Total ay iyon naman ang ginusto ko. Nasabi ko pa sa aking sarili. Pero bago ako nagsimulang maglakad, ay kinuha ko sa bag yung dala kong flashlight. Nagdala talaga ako kasi gagamitin ko sana iyon sa pangiilaw ng ibon sa gabi. Mahilig kasi ang mga pinsang ko na manghunting. Uso kasi sa kanila yung mga baril na dibomba.
hindi katulad dito ng mga titangke. Matapos kong pailawin yung flashlight, ay nagsimula na ako maglakad. Ramdam na ramdam ko yung lamig ng sariwang hangin. Pero wala talaga doon ang atensyon ko. Medyo kung ano-ano na rin kasi ang pumapasok sa isipan ko nung mga oras na yon. Bumabalik sa alaala ko yung mga kwento nila tungkol sa aswang. Nang may mga 10 minuto na akong naglalakad, ay huminto akong sandali at tinanaw yung aking pinanggalingan. Medyo paakyat na kasi ang lalakaran ko, kung kaya nagpahinga lang ako. Maya-maya ay bigla na lang akong nakarinig ng mga malalakas na yabag na talaga namang tumatagundong. Parang mga kabayo iyong tumatakbo na sa lakas noon ay iisipin mo talagang napakarami ng mga ito. At habang tumatagal ay palakas pa iyon ng palakas na para bang papunta talaga sa direksyon ko. Pero nang itapat ko naman doon ang liwanag ng flashlight, ay wala naman akong nakita. Hanggang sa humina na iyon ng humina at tuluyan ding nawala. Na para bang dinaanan talaga nila ako sa gilid. Kaya dahil doon ay napaisip na talaga ako. Nagdadalawang isip na akong tumuloy pa. Pero naumpisan ko na. Nagtatalo talaga sa isipan ko kung maghihintay na lang ba ako ng umaga o dediretso na. Hanggang sa umabot ako sa desisyong tumuloy. Pero inilabas ko na noon yung Swiss knife ko. Sa likod ng isipan ko ay parang may bumubulong lagi na ginusto mo yan eh. Na dahil doon, kung kaya para ako napipilitan. Naglabas din ako noon ng panyo mula sa aking bulsa at itinali ko pa sa kamay ko yung patalim at sinabi sa sarili kong wala na itong atrasan. Naglakad akong muli. Mahaba-haba na rin ang nalakad ko. Nang bigla namang may dumaan sa aking harapan. Mabilis iyong tumawid sa daraanan ko. Malaki iyon, pero ang bilis ding kumilos. Hindi malinaw sa akin kung ano talaga yung nakita ko. Dahil na rin sa sobrang bilis nito. Pero sigurado akong hindi iyon karaniwang hayop na makikita doon sa probinsya nila mama tulad ng kalabaw o baka. Kaya para nang purong sulong ang mga paa ko. Hindi ko kasi talaga akalaing mararanasan ko ang mga bagay na iyon. Pero naging positibo pa rin ako. Naisip kong wala pa rin namang nangyayaring masama sa akin. Kung kaya, nagpatuloy pa rin ako. Naalala kong may bahay pagdating sa ituktok ng bundok. At kamag-anak iyon nila mama. Kung kaya, naisip kong doon na lang muna magpahinga at magpalipas ng oras hanggang mag-umaga. Mangiistorbo na lang ako at makikiusap. Pero nang sapitin ko na yung lugar, ay nadismaya talaga ako. Dahil ang naabutan ko na lang ay sirasirang bahay. Bulok na iyon, na halos wala ng dingding at bubong. Kaya napabuntong hininga na lang ako ng malalim. Wala na akong magagawa pa kundi ang magpatuloy na lang. Naisip ko rin namang maya-maya lang ay sisikat na rin ang araw. Dahil mag-aalas 4 na noon ang madaling araw.
Nang lalakad na uli ako, ay bigla na lang may narinig akong sitsit. Sa kalagitnaan ng dilim ay mayroong sumisitsit. Na kung sakaling biro man iyon ay hindi talaga isang magandang biro. Kaya sa halip na humakbang ako ay natigilan akong bigla. Nanindig talaga ang mga balahibo ko sa katawan, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa nakakakilabot na pagsitsit na iyon. Nanatili lang akong nakatayo at hindi gumagalaw. Mga ilang segundo din iyon. Nang bigla ko marinig uli ang sitsit. Nang sandaling iyon ay ang bilis na talaga ng paghinga ko. Kabadong-kabado na talaga ako. Hinawakan ko uli ng mahigpit yung patalim na hawak ko. Bahala na, sabi ko. Umakbang ako at naisip ko magpatuloy na sa paglakad. Nang bigla iyong sumitsit ulit. Kaya natigilan ako muli. Pero huminga ako ng malalim at matapang kong pinaglabanan ng takot. Dahan-dahan akong lumingon, kasabay ng pagtutok ko ng flashlight. At nagulat talaga ako nang makita ko yung isang matandang babae na nasa gilid ng haligi ng sirang bahay na iyon na nakasilip. Kitang-kita ko yung kakaiba niyang mga mata na talagang puting lahat, na parabang nababalutan pa iyon ng lamad. At sa bandang itaas ng ulo niya ay naroon ang isang kamay nito na nakakapit sa may haligi na hindi pang karaniwan ang laki. Nakakaiba din ang haba ng kanyang mga daliri at kuko, na napakahaba rin ng puting buhok nito. Nasa tantsa ko ay lampas sa kanyang alak-alakan. Dahil doon ay napatakbo na talaga ako ng tuluyan. At nang minsan ko itong lingunin ay nakita kong kanya akong sinusundan. Nang una kagad pumasok sa aking isipan nang makita ko siyang nakasunod sa akin ay isang gagamba. Parang ganun kasi ang posisyon at paraan niya sa pagsunod sa akin. Na naisip ko pa ngang buti na lang at mabagal ito. Kung kaya, mabilis akong nakalayo. Pero halos magkandara pa ako sa pagtakbo. Dahil na rin sa pagkataranta at matinding takot. Hanggang sa may nakita akong liwanag sa unahan na nagmumula rin sa isang flashlight. Kaya mas nagmadali pa ako at sumigaw ng tabang. Kahit paano kasi ay may mga natatandaan pa akong salita kanila mama. Di nagtagal ay narinig ko na ang mga boses na papalapit sa akin. At para akong napunutan ng tinig nang makilala ko kung sino sila. Ang pinakamatandang kapatid nila mama at kasama niya ang kanyang asawa. Nagulat din sila nang makita ako. Taang-taka ang mga ito kung bakit raw ako naroon noong mga oras na iyon. Pero sa halip na iyon ang sagutin ko, ay sinabi ko sa kanila yung dahilan kung bakit ako sumisigaw at humingi ng tulong. Pero parang hindi na sila nagtaka nang marinig ang mga sinabi ko. Sabi pa ng tiyahing ko, hindi lang daw ako ang nakaranas ng ganon. May kalahating taon na raw na naging aktibong muli ang aswang sa kanila. Kung kaya nga, kapag sila ay umaalis, ay may dala talaga silang mga pangontra sa aswang. At ipinakita pa sa akin ng chewing ko
yung nasa payong na dala nila. Isa iyong buntot bagi at yung kanyang talibong. Nalaman kong magpapabayan pala sila noong mga oras na iyon. Pero dahil nga sa nangyari, ay bumalik na lang at kanila na muna akong dinala sa bahay. Pinagkapi nila ako at hinandaan ang almusal. Na habang kumakain ako, ay naisip ko na natao naman yata yung aking pagbabakasyon. Umuwi ako kung kailan aktibo ang mga aswang doon kanila mama. Na ganun pala yun. Na kapag hindi mo pa nararanasan, ay para bang ang tapang mo. At tila hinihiling mo pa na makaranas ng ganon. Pero kapag naranasan mo na, ay parang ayaw mo na talaga iyong maulit pa. Kaya yung buong panahon na nandun ako sa probinsya nila mama, ay hindi talaga ako umaalis na walang kasama. Kahit nga yung plano kong pang-iilaw sa gabi, ay hindi ko na ginawa. Dahil na rin sa nakakatakot kong karanasang iyon, na ayaw ko na talagang maulit pa kahit kailan sa buhay ko. At sa maniwala kayo sa hindi, ay totoo ang mga aswang. Dahil naranasan ko ng habulin ito. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.